ask ako kung ano yung learnings ninyo sa topic. Okay? So, let's start now our discussion for accounting information system. Okay? So, sige. When we say, before tayo mag-proceed sa understanding about the accounting information system, let's understand first what is system. So, once na narinig nyo yung term na system, what comes to your mind? Sige daw, Angel? Sir? for me, ang system, sir, is orderly. May order siya. And, okay. Ano ba? System. May process. Okay. Ama lang ka, sir. Okay. So, thank you. So, orderly daw siya. And systematic. May process. So, parang sinasabi niya na when it's a system, it is a parang systematic process or a cycle. Okay? So, how about the others? Tawagin natin si Kyle. Kyle, what comes to your mind when it's a system? May isang principles of procedures, sir. Ay, principles and procedures. So, yes, yun kanina, same with Angel, procedure or a process. So, when we say a system, it is a set of two or more interrelated components that interact to achieve a goal. So, ganito para mas maintindihan. So, sa business, of course, yung business, meron naman talaga yan silang goal na target na i-achieve, right? So, in able to achieve that one, they need to create a system doon sa kanilang operation. Okay? So, ganun yun siya. So, ibig sabihin doon sa system, parang it is a cycle of processing data. Kumbaga, sa halimbawa, sa every department, meron yan silang kanya-kanyang data na pinoproduce. Tama? So, pinaprocess nila yan. Halimbawa, sa first department, pinaprocess nila yan. And then, yung next department naman, siya yung makaka-benefit for that one, ipaprocess niya na naman yan. Then the third one, the third department, kung ano yung result doon kay second department, ipaprocess niya naman yan. So yun yung system. Yung kumbaga parang it is a cycle of data gathering, cycle of achieving the goals. Okay? So halimbawa sa isang business. So 'di ba, mayroong different departments such as meron tayong halimbawa sa manufacturing na business, meron tayong receiving na department, meron tayong inventory department, tapos meron tayong finance department. Ano pa ba? Meron tayong accounting department, meron tayong marketing department. Okay? So halimbawa, ganun yung mga department na included sa manufacturing business. So, ano ang system na nakikreate doon? So from receiving department, halimbawa nag-order sila ng mga materials. So yung data na na-receive nila from receiving the raw materials, of course, ipaprocess nila yan. Then right after that, ipaforward nila yan sa next na responsible for raw materials. Let's say, si inventory. Okay? So, ipaprocess nila naman yung data from receiving the raw materials. Then, ipapasa nyo yan kay accounting department, kay accounting department for recording. Then right after that, pasa niya kay finance para mabayaran later on. So parang ganun yung system. Naintindihan? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so ganun yun siya. Pero yung system, as a whole dun sa business. Pero meron din tayong mga subsystem. Ibig sabihin, meron din kanya-kanyang system yung department. Meron silang kanya-kanyang sinusunod na process. Okay? So pag once na yung, so kailangan yung process, yung goal
or yung objective ng subsystem kailangan align siya doon sa system as a whole. Okay, ibig sabihin yung objective dapat yung objective ng per department kailangan leading to the goal of the system as a whole. Okay? So yun siya. So nagkakaroon ng conflict sa pag-achieve ng goal once na nagkakaroon ng halimbawa misaligned yung objective ng isang department. Okay, misaligned yung system na ina-apply ng isang department doon sa kanya, misaligned siya. So possible na instead of leading doon sa pag-achieve ng goal as a whole, ang mangyayari is that baka mangyayari later on is maging opposite yung effect niya. Okay? So that's why kailangan pag once na nag-create ng subsystem, dapat naka-align talaga siya doon sa system. Okay? Okay. So again, kanina as what I said, yung system, it is a data gathering. Okay? Data gathering and then processing. So when you say data, what comes to your mind? Hazel? Sir? What comes to your mind pag naririnig mo yung data? What is data? Data is mao nang information nga nakuha ni mo through but sa mo nang information nga gather, sir. Okay. So when we say data, these are facts or let's say info that are collected. Pero when we say data kasi hindi pa siya na-process. Ibig sabihin, raw pa yung information. Okay? Raw pa yan siya. Pag once na na-process na yung data, nagiging information na talaga siya. Which is yun na yung useful doon sa system. Okay? From data, ipaprocess, magiging information na siya later on. Nakuha? Hello? Yes, sir. Okay. So now, yung system kasi meron din siyang yung parang maximum na information na kaya niyang i-process. Okay? Kaya niyang i-process. Pag once na nag-exceed yung information na needed only doon sa system, nagkakaroon ng information overload. Okay? So ang mangyari, ano ang maapektuhan later on? Of course, the output doon sa pag-process ng information which is leading to decision making, leading to achieving the goal. So ibig sabihin pag nagkakaroon ng information overload, possible na maapektuhan yung goal ng business or yung goal ng system as a whole. Okay? Okay. What's the difference between information technology and information system? Sige, labi sa mga AIS naman. Sige. Quads. Ay, quads. Ikaw na lang, quads. Kaya wala galidre ang iban. Okay. Sige. What comes to your what's the difference between information technology at saka information system? Information system ay lang. For me, sir, is information system, it's all about processing information, which is yung naka-systematic siya, sir. When we say information technology, it is the ano, sir, yung hardware. Yung information system is yun yung software, kumbaga, sir, na ginagamit. Okay, good. So tama yun siya, no? So when we say information system, it is a parang processing of data gathering, convert it to information para gamitin siya later on for decision making or what. And when we say information technology, parang it's a electronic tools that helps the business to process the information. Yun yung information technology. Now,
in processing the information, you need also to consider the cost of producing the information. Okay? Yun yung tinatawag na value of information. Kasi halimbawa, pag once na merong information na necessary and then mas costly siya, mas costly siya compared sa benefit if makukuha mo yung information, then hindi mo siya ituloy. Like halimbawa, sabihin na natin halimbawa ganito. Nag-gather ka ngayon ng halimbawa, meron kang specific na items na kailangan bilhin. And before mo siya mabili, kailangan pagkakaroon mo na ng pag-canvas, okay? So that we can assure or makakita tayo ng quality na mas lesser yung price, okay? So halimbawa, ganun yun siya. So ang information na necessary mo is that makakita ka ng item na yon na quality siya but lesser yung cost, okay? Now, halimbawa, yung cost sa paggather ng information sa pag-canvas and yung cost sa pagbili ng item, i-versus mo yun siya kung ano yung magiging benefit later on ng item na yon. Okay? Pag once na mas lesser siya compare doon sa cost na incurred mo in gathering the information, then it will be useless sa inyo. Okay? Kasi kailangan yung information na kailangan gagamitin nyo, make sure na mas mataas yung benefit niya later on compare sa cost sa pag-gather. So yun yung value of information. Nagkakaroon ng value yung information once na yung benefit is higher than the cost. Okay, now, there are information na masasabi natin na useless, meron din namang useful. So, kailan natin makukonsider na useful yung information? Sige daw, Karen? Sir? Kailan mo masasabi na useful yung information? Pag ano po siya, sir, pag meron siyang pakinabang sa goal ng company mo or kumbaga nakakatulong siya to achieve your goal sa company mo po, sir. Okay, thank you, Karen. How about you, Pearl? Sir? Ayan na, sir? Kailan siya maging useful yung isang information? Useful sa sir, siyempre di ba nakagather ka na sa information. So, pag makita mo nga magamit mo gid siya, lalo na sa business, sa iban, sir. Nang okay. Pakipakinabang gid siya para sa imo. Okay, so once na yung information is may positive impact doon sa operation ng business. So the first characteristics of a useful information, first one is of course, kailangan relevant yung information. Ibig sabihin sa relevant, it can affect the decision making of the business later on. Halimbawa, kailangan mag-decide whether mag-acquire sila ng halimbawa ang business, whether mag-acquire sila ng panibagong fixed asset or not. Okay? So yung gagawin nila, of course, magkakandak yan sila ng research for that. Okay? Yung research for that, kung ano ba yung magiging cost
sa pag-acquire ng fixed asset, additional fixed asset, and kung ano yung benefit later on pag once na acquire yung fixed asset. Okay? So yung information coming from that research, consider na yun siya as useful information kasi magre-rely doon yung decision making ng company. Okay? So that's why nagiging useful yung information. The second one, the second characteristic of a useful information is reliable. Ibig sabihin, free from any bias or free from any error. Okay? So kailangan yung information, yung information coming from reliable sources also. Okay? The third one is kailangan complete. Okay? Complete. Dapat walay omitted na mga information or kulang-kulang. Okay? The fourth characteristic is kailangan timely siya. Ibig sabihin timely siya when it comes sa decision making. Okay? Halimbawa, subong ka na gano, subong ka mag-decide. So kailangan yung information na mag-gather mo is timely also. Ibig sabihin, mas updated. Kumbaga, okay? Hindi nang karon ka mag-gather sa information tapos ay next year kapag galing mag-decide kasi time to time nagkakaroon ng changes sa information. So that's why kailangan timely or kailangan updated yung ano? Updated yung information pag once na nag-decision, once na gumagawa ka ng decision. The fifth characteristic is yung understandable, of course. Di ba? To enable for you to decide for something, kailangan yung basis mo for decision making, kailangan naiintindihan mo. Okay? Then, the next one is yung verifiable. Verifiable. So, hindi pwede banta-banta lang. So, kailangan yung information, yung information, kaya mo siyang i-verify. Okay? And then, the last one is accessible. Ibig sabihin, available siya sa mga users ng information, available siya anytime na kailangan ni users yung information. So accessible dapat ang information. Okay, yun yung mga characteristic ng useful information. Relevant, reliable, complete, timely, understandable, verifiable, and accessible. Any questions so far? Wala ako ba question? Wala, sir. Okay. Deployment ng information system pag sa information technology, putol-putol, labidisakon. Anong pinakaiba? Oo. Okay, yung information system, it is a process, processing information for decision making. Yung IT naman, yung information technology, tools lang siya na ginagamit to help to process the information. Thank you, sir. Sige. Okay. So ganito, magkakaroon tayo ng exercise. Magsasabi ako ng transaction sa isang business and then ano yung kailangan pagdesisyunan and then magpo-provide kayo what kind of information ang kailangan. Okay? So example. Ano sir? Ulit na sir, Beth? Mag-provide ako ng business activity or business process. Naka-specific siya. And then what kind of decision ang kailangan yung gawin and then kayo ang mag-provide kung ano yung information needs. Let's say for example
halimbawa, kailangan ni company mag-hire and mag-train ng mga bagong employees. Okay? Ano yung decision, ano yung key decisions na kailangan ni company? Of course, first, kailangan niya mag-decide when it comes to the experience requirements. Di ba? So, mag-decide siya ngayon ng halimbawa, si business, kailangan niya mag-hire ng accountant. Okay? So, ang magiging decision ni business is that ano ba ang mga requirements na or ano ba ang criteria sa isa ka applicant para ma-hire siya. So yun yung magiging decision. Yun yung parang this decision na kailangan gawin. So what kind of information ang kailangan doon? Hello? Hello, sir. Relevance, sir. Relevance. Marinig ako? Putol-putol ka. Okay, ulitin ko ha. Halimbawa, let's say na si business, kailangan niya mag-hire sang accountant. Of course, yung accountant, medyo higher position na siya, right? So that's why ang qualification mas taas man. So ang decision making ni business is i-accept niya ba ang applicant or not. So ano ba ang magiging basis ni business to accept applicant and ano yung basis niya to reject the applicant. Okay, so ano ang information na kailangan? Data information sa ano, sir, isang mag-apply, experience, educational background, attainment. Ba, sir? Okay, so yun siya. So, tama yun siya. So pag once na ang decision na kailangan is to hire, whether to hire or not the applicant, so yung information na kailangan is yung job history and skills ni applicant. Kasi ibabangga niya yun dun sa qualification. Okay? So yun yung information na kailangan, yung applicant's job history and skills. Okay? And then, in deciding naman whether what kind of qualification ang kailangan, ano yung information na kailangan ni business? Halimbawa, mag-decide pa lang ko, mag-hire ko sang accountant. Pero ano ang qualification ni accountant? So, ano ang information na kailangan mo para maka-decide ka what qualification ang need para mag-hire? So, syempre, ang imong magiging basis is, of course, yung job description. Ano ba yung job ni accountant? Kasi doon ka magbe-base kung ano yung magiging qualification ni accountant. So, ibig sabihin, yung information doon is yung job description. Okay? So, yun siya. Sige, another. Halimbawa, let's say ito. Halimbawa, magbayad. Magbayad sa mga suppliers natin. So ano yung kailangan ako, ano yung mga decision na kailangan i-address? First one is, sino yung babayaran? Kailan ka magbabayad and magkano yung babayaran mo. So yun yung mga decision na kailangan gawin. What kind of information ang kailangan mo to address that decision? So first, whom to pay? Os. Then ka mag-base. Whom to pay, when to pay, how much to pay. Ano yung mga information na kailangan mo? Sa whom to pay, sir, kung yung supplier na babayaran mo, sir, is kung siya yung ano, yung legit ba siya, sir, na dapat doon ka talaga magbayad. For example, kung siya ba yung dapat na collector na bayaran mo, sir. Parang ganun. Ayo. Sige. Wait lang, Zel, ha. May tawa bidare mag-ask na lang i-ask. Wait lang.
Hindi. Sa industry mismo. As a whole. Hindi, sa industry. Alam mo, ang sa'yo mga? Oh, ang industry sa bicycle customization dali as a whole. Dili kay hindi mo pa man balaan yung strength and weakness kay wala pa man naka-establish as a whole gyud sa industry. Ah, alin ba kung sa pagkaunan ka as a whole sa food industry. Ah, sa rival. Imong mga ano, ang mga halimbawa bike bicycle customization. Dito naka-indicate kung sino ang mga nag-offer sang bicycle customization. Tapos ano mo dito, sino ang pinaka-key nimo na competitors or players sa industry. Hindi. Oh, nearby pa na. Like Bangao. Karang lapit lang halimbawa, Surala. Ano ang lapit sa Surala? Santo Niño o ang Banga? Okay naman ang kanil. Kasi dito na lang banda. Kahit nakatong tatlo, Santo Niño. Sige. Okay. Ano to siya, Hazel? Hayes. So, sa ti Karen man to, sir? Ay, si Karen day. Ay, Karen. Ay, sir, sa question niyo po na kung kay sino magbayad, sir. So, para sa akin, sir, is kung halimbawa magbayad ka sa supplier mo, dapat ang decision mo dito, ang information mo dito na kuhaon is kung legit ba tong tao nga bayaran mo, sir, or siya ba tong dapat na exact na collector, or sa dito ba siya na department ka dapat magbayad. Okay. Tapos anong information ang kailangan, ang ano ang kailangan na documents na to for that? Ano, sir, wait lang po, hindi ko mabatian. Ay, anong documents ang pwede nating gamitin as our basis for information to decide? Ano, sir, ang resibo po. Okay, so pwede 'yun siya. Pwede mong gamitin as your information yung mga invoices. Okay, then pwede rin gamitin yung records accounting, sa accounts payable na records, 'di ba? Kasi nandoon naman yung information kanino nagkautang, magkano yung utang, and then kailan siya magjuju. Okay? So ganun 'yun siya. Thank you po. Sige. Lastly, sige, isa na lang. Halimbawa, mag-acquire tayo ng additional inventory natin. Okay? Mag-acquire. So, ang decision na kailangan gawin is magkano ba yung kailangan i-purchase? And then, paano ba i-manage yung inventory? Let's say, yun lang dalawa. Ano yung magiging basis natin for that? Anong information na kailangan natin? Of course, yung report ng inventory departments. Like halimbawa yung inventory status report. So halimbawa sa inventory department, meron yan siyang updated na data kung magkano na lang yung natira na inventory. So pwede mo yun siyang gamitin as your basis kung magkano yung kailangan i-acquire. So pwede yun siya. And then pwede rin gamitin yung information na yung halimbawa dun kay supplier's performance. Okay, para maka-decide ka kung kanino ka magpo-purchase. Kasi baka kasi yung existing na mga supplier nimo nagadili-delay. So pwede maapektuhan ng mga operations. So that's why you need to look for that one also, yung supplier's performance. Okay? So yun siya. And then, so yun lang. Okay? So yun yung parang example of using kung paano ginagamit yung information and what kind of decision making yung naka-aligned with that information.
So sige, any questions so far? Hello? None, sir. Okay. Wait lang ha. Okay, so Nan? Hello? Nan, sir. Okay, sige. For your assignment, may assignment ba yun? Para ma-practice. Okay? So mag-identify ka mo sang at least, let's say at least lima ka business transactions. Lima ka business transactions. Tapos different then yung ano yung decision na kailangan gawin, ano yung mga decision na kailangan gawin, and kung ano yung information na kailangan, information through documentation ang na kailangan, okay, to address the decision. Ano again ha, you need to identify at least 5 business processes or transactions. 5. Tapos i-identify nyo what kind of decisions ang kailangan gawin. So dapat sa per transaction, at least 3 ka decisions. And then, information na kailangan to address each decisions. Takaw ha? Again na, identify at least 5 transactions. Tapos each transaction, kailangan ninyo mag-identify og at least 3 decisions na kailangan gawin. And then, what kind of information through documentation or what kind of documents ang kailangan nyo to address the decision na kailangan nyo gawin. Nakuha? Yes, sir. Okay, so hindi na pwede yung ano ah, yung mag-hire ng employees. Hindi na pwede yung magbayad sa suppliers. And then yung mag-acquire ng inventory. So hindi na pwede yun, ulitin. Okay, so yun lang siya. Listen, and then, sir. Ha? Mag-ano lang ko, maghatag lang ko instruction kung paano ang submission. Okay, i-try ko pa sa LMS kung pwede dito. Para at least masudlan ng LMS ta. Sir, kami ni Kriza, sir, why pa kami account? Hindi, itry nyo subong. Itry nyo subong kung mapasok. Ay, ang ano di, ang password sa, ano, ang password na bago is, di ba, ang username niyo is ID number, and then ang password niyo is rmmc-studentgapon, big letter ang R, o ang S, pero butangan nyo siya sang 1. So, ibig sabihin, rmmc-student1. Sige, sir. Thank you, try nyo lang. Okay. Sir. Tapos, i-update nyo lang ko kung makapasok kayo or not, ha? Sir, pwede magpa-add sa imo karon. Magpa? Add sa subject sa LMS account. Sa AIS? Yes, sir. Sinong wala pa? Sige lang, mag-add ko liwat sa mga ano. I-check ko liwat ang mga ano.
mga, ay wala pa yung na-enroll dari ha? Wait lang ha, check ko. Sige, mag-ano ko, mag-check na ko ang mga na-enroll na dari. And sa mga wala, i-enroll lang tamo sa subject ha. Thank you, sir. Ha, sige, sige. Okay, so pag wala nang question or concern, so let's end na the meeting. Thank you sa time. Then, bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Good day, sir. Nadula na si sir.